Okay, okay, okay. Unang-una sa lahat. At pag-usapan natin itong pangyayari sa isang event nitong isang LGBTQ na kung saan kanya pong isinayaw ang ama namin at siya ho'y nag-costume na parang parang ribulto. Alam naman natin po yung itsura ng isang ribulto, di ba? Ganun ho ang kanyang costume at sumayaw po siya ng ama namin. At maraming pong nabastusan doon. Tandaan ho natin yung ama namin na po yan ay yano ay multi-religion. Ika nga, ibig sabihin multi-sectoral ho yan. Ano ibig sabihin? Kasi ho, even if magkakaiba, may Roman Catholic, may Protestant, may Methodist, may Baptist, at kung ano-ano pa, marami ho dyan, pagdating sa ama namin, pare-pareho ho ng, alam naman po natin yan, sa English, yung Our Father. Kaya medyo marami ho talaga nag-react. At sa totoo lang, hindi lang ho mga religious people ang nag-react. Kahit ho yung mga kasamahan nilang akla, nag-react din po. Na OA yan. Ika nga, hindi nagustuhan yung ginawa nitong grupo na ito at nakakakilabot. Sobrang nakakakilabot pag papanoorin nyo po dahil hindi ko alam kung ganun ho ba talaga sa kulang sa aruga itong mga ito at kailangan magpapansin, di ba? Hindi ko alam kung talagang kulang sa pagmamahal ng kanilang magulang at kailangan nilang magpapansin sa publiko. Hindi ko alam kung ganun silang desperadong kumita sa social media at kailangan nilang gumawa ng eksena para sumikat. Hindi ko ho alam talaga kung masyado nilang isinasapuso yung salitang good or bad publicity is publicity. Pero ito lang ang sa akin, ito ho'y sigurado ho tayong may balik. Hindi ho man ito ay, hindi ho natin sinasabi, hindi ho ako naniniwala sa salitang karma. Pero ito ho ay definitely lahat ng ating ginagawa ho ay sabi nga, tayo ay malayang gawin ng kahit na ano. But not everything is beneficial. In other words, malaya ho natin gawin ang lahat ng bagay pero we are not free from its consequence. So, tingnan ho natin ha, kung ano ho ba ang nangyayari ngayon dito sa issue na ito. O, panoorin po natin ito. Pasok, pasok, pasok! Pambabastos, yan ang reaksyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa performance ng isang drag artist na umawit ng ama namin sa isang art event. Pero git ng nasabing artist, hindi siya magsosorry. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Ito ang performance ng drag artist na si Pura Luca Vega sa awiting Ama Namin sa isang art space sa Quezon City. Hunyo raw na nangyari ang nasabing performance na kinatuwaan ng marami, pero marami rin ang napataas ang kilay. Tila pambabastos daw kasi ito sa sagradong dasal. Depensa ni Pura Luca Vega. My intent was never to put down a particular group. More so, it's really just how the art of drag or queer art is naman talaga. It's kind of weird also to explain because to be honest, I don't owe anyone an explanation for doing drag, for art, but you know, siguro sometimes, okay, para lang maintindihan nila yung where we're coming from. Ito una-una sa lahat ha, Pura Luca Vega. Lukulakwa ka ba? Debiro lang. Hindi, una-una sa lahat ito ha, Pura Luca Vega. Alam mo, sabi nga nila, sa bansa na ito, tayo ho ay may kalayaan na magbigay ng ating ekspresyon. May kalayaan ho tayo ibigay natin ng kahit ano nating opinion. Kung ano man ang opinion mo, kung hindi mo man ginagalang ang pananampalataya ng ibang tao, kalayaan mo yan. Kaya, kalayaan mong hindi ka rumispeto, kalayaan mo yan. Pero do not expect that you would receive the same treatment. Sa totoo lang, kayo mga LGBT, ang hilig ninyong humingi ng respeto, huwag kayong i-discriminate. Pero kayo rin ang gumagawa ng dahilan para ikayo ay hindi respetuhin ng ibang tao. Yan ang hirap sa inyo. You keep on asking for respect. Pero ang problema, hindi kayo karespe-respeto. Hindi ko alam kung ganti nyo to dahil hindi mapasapasay lintik na soji na yan. Pero sa totoo lang,
dahil sa ginawa mo, mas lalong marirealize ng tao na itong Soji ay isang katarantaduhan sa bayan natin. Bakit to? Isipin mo, ginawa niya yan. May kalayaan siyang gawin at bastusin ang relihiyon ng ibang tao o paniniwala ng ibang tao. Pero pag ang Soji ay naipasa, hindi natin siya pwedeng sabihan na masama ang ginawa niya. Hindi natin pwede, wala tayong magiging kalayaan para sabihin na itong mga ito ay hindi tama. Particular yung pagiging LGBTQ nyo. Alam nyo, ako honestly, nung unang pinanunood ko to, sabi ko, akala siguro nila sila'y nakakagante sa mga nagdi-disagree sa Soji. O kaya nagdi-disagree sa mga taong nagdi-discriminate sa kanila. Ako, ang dami kong kaibigan. Ang dami kong kaibigang LGBTQ. As much as possible, I want to respect them. Kasi una-una, they're human beings. Second, the love of God is not limited to man or a woman o yung kusino man. Ito'y para sa lahat. Kaya lang, sabi ko nga, dahil sa ginawa nyong yan, mas lalo kayong pandidirian ng tao sa ginagawa nyo. Hindi ako ha. Hindi ho ako. Ako wala akong issue. Sa totoo lang ho, yung mga ganyan, ay, tanggap ko. Bakit? Tanggap ko na ganyan kayo kababoy. Tanggap ko na yan. Tanggap ko na ganyan ang ugali ninyo. Bastos. Tanggap ko na yan. Hindi nyo nga marespeto yung ibinigay sa inyong gender. Yung pakayang Diyos na nagbigay. Rerespetuhin nyo. Diba? Hindi nyo nga marespeto yun eh. So what do I expect from you? Nothing. Honestly, nothing I would expect from you. Ulitin ko ha. If you cannot respect the gender that you have from God, what, bakit ko expect na you would respect God? I don't think so. Malabo nyo respetuhin ang Diyos dahil sa ginagawa nyo. Sigurado ako doon. And I will not condemn you because neither God condemn you. Sa totoo lang, God still loves. Actually, kayo ang dahilan, tayong dahilan, tayong lahat na makasalanan ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon. Ang punto ko lang dito, yung perception ng ibang tao na kesa yung ipinaglalaban ninyo, eh lalong magkaroon ng mag-gain ng support. Eh hindi ho nakaka-gain ng support ang ginagawa nyo. Kaya nga kung ako sa mga LGBTQ, ikundina nyo itong tao na ito. Kayo magkundina. Bakit? Dahil dyan, lalong naiinis ang tao. Lalong magagalit ang tao at sasabihin, punyetang Soji Bilyan. Pag yan na ipasa, lalong bababuyin itong mga to dahil wala na tayong karapatang magsalita laban sa kanila. Dahil anything na sabihin natin sa kanila can be used against us. As a matter of fact, meron pa nga akong nakausap. Okay, may nakausap pa nga ako na anti-Soji advocate. Sabi nila, alam mo ba, pag napasa yan, ang parusa sa mga taong nagsasabing hindi tama ang pagiging LGBTQ ay mas matindi pa sa ibang kasalanang mas makarumal-dumal. Ganong katindi yung Soji Bill na yan. Eh sabi ko nga, eh ewan ko ha, sa totoo lang ha, sa totoo lang. I don't think this would result into a support not only from other religion or man or woman, kahit nga mismo sa mga kasamahan mo eh, maiinis sa inyo. Yung totoo. Oh, sabi nito, oh, basahin natin. Banat by, he doesn't represent the entire LGBT. Kapag may nahuli bang magnanakaw na straight man, kasiraan siya sa lahat ng straight men. Bakit ibabato agad sa LGBT community? Oh, yan ang sabi niya. Tama ka naman. Kaya nga ako, sabi ko sa iyo, di ba? I'm not expecting. Kaya lang, this person is dragging the entire LGBTQ.
performance will start momentarily.